Ang buhay po ng Babsi sa Nagtipunan ay parang may kukumpara natin sa isang masikip na pintuan noong una. Kasi noong una ang Babsi Nagtipunan ay hindi po nakikilala, hindi napapansin at hindi napapakinggan. Unting nakikilala dahil po sa mga proyekto, dahil po sa mga programa na naipapatupad, organisasyon na siyang pinupuntahan ng mga tao ngayon para humingi at magpagabay tungkol sa mga problema ng ating mga pagsasaka. Noong 2008, as a chairman, meron po akong initial na 8 membro po noon. Hanggang yung 8 membro po na yun ay dumami at naging 45 na po kami. Yung sinagtipunan po ay meron na noon, existing na noon, pero parang nabuo lang siya para may pakita na may MAPSI. Hindi siya ganun ka-aktibo. Ang mga trainings po ng MAPSI ay meron po tayo yung mga Palayamanan Plus, meron din po tayong Farmers Field School, meron po tayong municipal way po yung pinagandakan natin ng Farmers Field School na nakikipag-ugnayan sa akademya para sa mga skills training ng mga K-12 na gustong kumuha ng kursong agrikultura. Yung BAEX training o yung Barangay Agriculture Extension Workers Training. Nakapolog ko dito yung parliamentary procedures at saka yung leadership training. At saka meron na po tayong corn gap training sa mga MAPSI members po natin. Pamimigay ng mga libreng seeds, kampanya laban sa pagkawala ng rabies. Yan na rin po, yung nakikita na rin po yung suporta at pagsisikap para malabanan po yung mga illegal fishers dito sa ating bayan. Nandyan na rin po yung pangangalaga po sa ating mga ilog, fish sanctuary. Dating ng panahon, mga mangingisda po natin ay may mahuhuli pa rin isda sa mga ilog. Pangangalaga sa mga livestock po natin. Patuloy po ng paitingin ng samahan ng MAPSI para sa ikaunlad ng bawat mamamayan at ng buong bayan ng Nagtipunan. Pangalawa po ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya na pwedeng mapagkuhanan o pwedeng magbigay ng mga proyekto. Dahil na rito ay ang ating munting opisina na dapat sana ay meron na siyang laman kaya ay malagyan ng mga office supplies at equipment. Target naming pagbigyan ng konsentrasyon niya sa ngayon ay ang bringing the agriculture efficiency program closer to the people. Kasi po, dito po sa bayan ng Nagtipunan, may mga barangay po tayo na hindi kayang abutin, kaya puntahan ng mga serbisyo ng pang-agrikultura sa layo at saka sa tura po ng daanan. Nag-training namin ng BAEX para sa ganun, ang mga BAPSIS po natin dito sa mga malalayong po na ito ng Nagtipunan ay maturuan bilang isang barangay agriculture extension workers po. Ang layunin po ng MAPSI ay ang maibigay kung ano ang nararapat para sa kanila o ang maibigay ng programa na nilalasap ng mga nandito sa baba ay siya rin sana ang maglalasap ng mga tao doon sa hindi kayang abutin ng programa ng gobyerno po. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayong magsawa na tumulong po sa amin at huwag po kayong magsawa na magbigay at huwag mawalan ng tiwala para ipagkatiwala po ninyo yung mga proyekto para po sa amin. Malaki ang role ng MAPSI dito sa municipality ng Nagtipunan. Kasi kung wala po sila, ay hindi po ma-educate o hindi natin maiparating yung mga programa na kailangan para sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa agricultural sector. Sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at ito pang ahensya ng gobyerno, patuloy nating pinagsisikap na ang bawat Nagtipunero ay may maihanda sa bawat table nila na kompletong makakain. Ang pangarap lang namin matulungan ang farmers pagdating sa agriculture, makita nyo naman kung gaano ang mga forest na halos tinutubuhan na ng bawat place ng mais. Then ang aming head source ng Cagayan River, ang pinagmamalaki naming siitan, makikita naman natin dito na sa fisheries din na-develop natin na maging food fish sanctuary ang ating siitan. So yung patuloy na pangangarap ng bawat Nagtipunero, hindi namin magagawa yan kung hindi sa pakikipagtulungan ng ibang ahensya
lalong-lalo na ang Department of Agriculture. Sa aming plano, sa aming pangarap, ang buhay ng Natipunan ay patuloy na nagsusumika para sa bawat generasyon na darating.